siya. So kapag talaga nang siya dito ng Blacklist International, meron siyang way para iligtas sa sarili niya. So suddenly, yung ease of execution sa lineup ng Blacklist International, mas mahirap siyang gawin, no? Kasi hindi ganun kayo hulihin, you know, yung 1-1. But then again, if magpatong yung layering ng, wow, patong na layering pa. Yung pagpatong yung ano, yung crowd control ng Blacklist International, dun sa window na nagamit na yung Purify ni 1-1, ganun pa rin naman yun. Mas rewarding pa rin yung play for the side of Blacklist International. That's why I understand the panel favoring the line of Blacklist International. Kasi mas rewarding to eh. Mapatay mo lang yung 1-1, you have a natural way of dealing with the Esmeralda. Pero problem is, mas madali nga lang i-execute yung lineup ng Bren Esports. Okay, so speaking of that, first blood agad dito for Blacklist International. Crowd control is real, may sinabi mo na. At kaya din naman hindi mapagkakaila kung bakit Blacklist International dito ang binoto nating panelist. Kita niya naman, coming from afar, yung ano dito, yung abyssal arrow ni Edward. So alam nila kung saan pupunta dito yung Bren Esports onto this match. And surprisingly for Bren Esports, wala silang heart attack. So more on damage na ito pa rin sa late game. They have the 1-1 on their lineup. Marami silang fan zone out dito. So mataas ang chance ni Carlsy actually na magbato ng kanyang mga arrows and actually go for an ultimate. Yeah, ito yung, ano, ito yung nagiging go-to ng mga teams natin kapag wala ka ng tanks. Teka lang, mapatay na naman si Coco. On the top lane, that's gonna be another kill here for Blacklist International. So going back, si Lasterito, he is playing the Jawhead. So ito yung go-to tank ng mga teams kapag wala na tanks. Kapag nagkaubusan na dahil si Grok, ay hindi na ganun kataas yung priority. Kasi again, yung passive niya is na-nerf on a recent patch na mabilis na mag-update. May mga times na akala mo inin ka, pero hindi na pala. Nawala yung aggression na pwede mo makuha sa isang Grok. Now, with the Jawhead, lalo naka-pull yourself together si Lasterito, no? Yung aggression naman ng Bren Esports, it's definitely amped up. Tapos, meron kasi lang sa. So, you have two supports on the side of Bren Esports that can control over the early aggression and can come up with it. Pero sa top lane, huhulihin na naman nila si Coco, no? Although, hindi enough in damage nila, the very least, it's gonna secure the tower damage in the top lane. Ayun, sorry, nakakat kita doon kasi actually yung reaction na yun para doon sa kay Edward kasi for this match, lahat ng abyssal arrow niya so far tumatama pa talaga. So 100% asintado dito ang isang asinan na. Ayan na. 66 na. 66.7. Narinig tayo, pinahiya tayo. But anyways, for Blacklist International, having a Selena on their lineup, sobrang laking factor na agad for them kasi for Bren Esports, hindi nila alam kung saan magagaling dito yung Selena or yung abyssal arrow dito ng Selena. And gonna go late, guys, for Blacklist International, sobrang ganun for them knowing na meron pa silang wardsman on their lineup. But anyways, last dito ay nasipa lang naman. And a kill here for Riddler ng Blacklist International. Yeah, again, this year is on the side of Blacklist. Yung mga crowd control sila, it's gonna allow them to play very aggressive. And meanwhile, nakakapag-farm naman ng payapa si Riddler on this carry. And funny enough, no, pili ko nakangiti yung coach ng Bren Esports ngayon, si Coach Dari, dahil gamit na gamit yung Veteran Hunter tsaka Retribution. Pero ang advantage dito, again, nasa side ng Bren Esports kasi si 1-1, he has a built-in Purify doon sa hero niya. Oh! Dexstar with the jump in kay Rebo. Tinamaan yung Farsa natin. The Purify has been used pero nagkahabol pa rin si Aqua. Papapatay pa rin siya nung Cho. And this is what we're talking about when we said the layering of crowd controls. Kahit mag-purify ka, ang daming ano niyan, ang daming pang force out niyan eh. Yung talon lang ni Kufra, kailangan may Purify kasi masisenta pa ka ng ulti yung knock-up ni Cho and may Sipa pa. Oo, oh, kumbaga doon, hindi na talaga nakatakas si Rebo, nakapag-purify siya, pero nandun pa rin yung isang Cho to secure the kill for Black National, which is a very good thing dahil dyan, 4-0 agad ating score para sa ating laban ngayon for Blacklist International. Nakasira na sila ng Torres sa top lane. So, gaya na sinabi natin for Blacklist International, ang ganda ng ginagawa nila dito, minamaximize nila yung ganking capacity ng team composition nila. Top lane side, nakakuha sila doon. Bottom lane side, meron din silang ginagawang rotation for them. And nahihirapan dito yung mga first damagers ng Bren Esports. And speaking of Abyssal Arrow, that is again going to be a successful kill for Blacklist International onto this match and another turret as well for their objective. Nako po, delikado ang Bren Esports. Baka makaisa ang Blacklist International dito. And by the looks of it, Pew being kicked here by the Chone. Purify is there that came out from the Esmeralda. Pero ganito nakakatakot yung lineup ng Blacklist International, no? Very aggressive. And look at the item of Cho. Already building up to the Halbert. Hindi Blade Despair yung binubuto. Re-rank na siya ng si Halbert para siya yung ultimate counter dito kay Pew. Automatic. Buti ka napansin mo yan kasi
kasi actually for other two users talagang yan, kinukuha nila agad minsan is PO din agad para instant burst. But anyways, for this show naka-ready na agad pang counter kumbaga for this Bren Esports and then deadly for this Blacklist International squad. Pagka nakakapatay sila, dumediretso sila na objective. Yung nagka-second turn na dito sa bottom lane ng Bren Esports, nakabawas na agad dito yung Blacklist International. So imagine, for every time na mag-rotate dito ang Blacklist International, dumediretso sila for the red push. May hirapan dito yung 1-1 ng Bren Esports na magkaroon ng gold. Pero Cardsy is always, is still Cardsy. Hindi natin na mapagkakaila yan. So for Bren Esports, kailangan lang talaga masira nila dito yung rotation na ginagawa ng Blacklist International Techstar with that face check. Cardsy nakaredy lang din naman pero dito oh not sure nagkamito abyssal arrow hindi lang tumama because sa reason is lang buhay dito brag killer nakabangga lang din naman and kita natin dito last E with that and check sakto doon sa mga players pero airstrike on pag-rebo oh buhay pa. At sa Basha, again, yung mga magic damage, hindi malaking problema yan for healer, no? And interestingly enough, si Pew dito, ang binili niya is yung Wizard Boots, yung cooldown reduction. So, wala siyang masyadong pang-defense sa physical damage at kinagama from Blacklist, no? Dexstar, the flicker out, will be able to save himself. So, Bren Esports, they're not able to find anything. And sa ganitong klaseng lineup, it feels terribly bad. You have a Thamos, you have an Esmeralda, and you have a Farsa. It's so bad to play this lineup defensively. Kasi naturally, itong mga heroes na to, gusto sila yung aggressor. Oh, tsaka dito kita natin yung isang tama limit combo dito coming from Ako or this show ng Blacklist International. Alaki na agad na bawas dito for this 1-1. Sabi natin sa 1-1 may pantakas siya, pero kapag ka nakatakas siya, kahit dun sa second nga, pag hindi kayo stain, HP niya automatic kilagad for Blacklist International. Speaking of objectives dito na ginagawa ng Blacklist International, ejector has been popped. Naku, naiwan dito si Kuya Dexter natin ng Blacklist International. Pero nandito na ang Blacklist International back up card si flicker in for Edward. And it's fine! Oh my god! Oh! Ulti! Ulti kay card si pero nothing damage. Wala pa damage. Yes, wala pa damage dito. And sayang, pero kita natin dito yung instant take-off na kayang gawin ng Blacklist International. This is not the Bren Esports sa rotation or gameplay na nakikita natin. And a kill for Aqua on this show. Oh my goodness. 7-0 currently for Blacklist International. Walang top 1. Etong Bren Esports, they are yet to claim an aggressive play on the map, pero it's all Blacklist International. And I do think na yung ano no, yung sabi ng panel kanina, if Bren Esports had the upper hand on the draft, I think Blacklist International, they just had a better overall draft closer dun sa Basha. Ito, Chico. Kasi it provided what Black International needed. Yung Bren Esports, naipit lang sila. Even though maganda yung Samus Joy first two picks, tapos sinundan nila ng Esmeralda. It's a good hero against Kufra and Selena. Problem is, hindi nila naisara na maayos. Yes, tama ka dyan. Kita natin dito for this Elena. Ang laking bagay na ginagawa niya. Pero eject na naman para kay Kuya Last din natin dito on that joint. Pinapakuna ni Killer dito. Dexter magagalis din code with Tyrant's Rage. Pumasok dito si Coco. Ginamit agad ng Contract Inferno kasi di enough damage dito. Come from Bren Esports and mapipilitan sila to back away. This Blacklist International, grabe yung zone out na ginagawa nila. Edward, grabe mag-abisal araw. Pero from time to time, meron talaga siyang tatamaan ang taas ng sniping capabilities ng paga. Yep. And ngayon, ang pinakamalaking dilemma ng Bren Esports. Yes, you have a 1-1. You have a marksman that can deal against the heroes of Blacklist International. Kasi kapag nag-ulti niya, malaking problema pa rin yan. Pero yung carry natin, remember, pumupunit yan ng kahit sinong hero. Esmeralda, Mapa Johid, Mapa Thamos, kayang-kaya niyang patayin. So Bren Esports, the only light na nakikita ko para sa kanila is the combination from the Esmeralda as well as the Joint para mapatay si Riddler. Kasi walang Purify si Riddler dito eh. Pero then again, ang problema naman ni Fiu is hindi si Esme, si Aqua. Oo, oh, and actually for Bren Esports, ang problema din nila, grabe yung pumasok si Dexter kaya napipilitan din niya si Lasty na siya yung ejector tapos hindi, or si Killer. At tapos hindi mo burst dito ng Bren Esports yung mga tankers. But anyways, for Bren Esports, they need to break this zero score. Actually,
yung pabalik din sila sa group nila kasi mali yung pack sila nakakapatay. Kasi pag hindi sila nakakapatay, parang nagkakaroon na effect most probably sa attitude nila towards the game. Pero anyways, for this Blacklist International, aga na pinapakita nila ngayon, top farmer for this match is this Kari with this 8k gold. And problem here for Bren Esports, wala talaga sila solid tank and Kari kila natin na anti-tank. Yeah. Gusto ko itong ano, gusto kong ginawa ni Cho, no? After nung component to si Halbert. By the way, hindi niya kinumpleto si Halbert. Yung component lang na may HP regional reduction yung binili niya. Then he went straight for the Blade of Despair. Tapos kinumpleto niya yung Raptor Machete. Kasi mag-farm at mag-farm lang sila dahil meron silang carry. Just secure the farm para sa late game. And mag-scale ka towards the damage output ng show. Pero ito, that's the team fight happening. You, Multic, mapatay. Was able to use the Purify para makaalis sa clutches ni Cho. Pero again, hindi pa nagagamit yung Sipa. Killer, still alive dito sa may revitalized, regening the HP. Lost doon sa skirmish niya yung Rebo with the third airstrike. Tinamaan si Edward, pero not enough damage to take anyone down on the side of Blacklist International. Kulang pa midnight dito yung damage ng Dexter! Pero si Dexter dito, talagang sobrang tapang na. Diba, kumbaga, alam niya din dito kasi na wala ng ultimates come from Bren Esports, kaya pinapasok niya from time to time. And for Bren Esports, ito yung kasi ang lineup na nila sila yung unang pumuyong posisyon. Pag meron lagi nang gumulo na Kupra, mahirap agad yun. But anyways, check ko rin dito habang nag-lord. Wala na buhay si Killer. Pero yung galang Card C, napatay si Leader! And Killer! Napatay dito ni Card C. Grabe, pinapakita lang dito ang flicker out para kay Dexter. Ako, it's gonna be a triple kill for Card C onto this match. Oh my God! Plus a Lord objective! With this Bren Esports, ito yung inaantay natin na kill na Bren Esports. Pero when they kill, may kasama pa silang objective. And ako dito, halos wala ng buhay, napilitan pang mag-leaker out. Oh, this is very bad for Blacklist International. Yung pwesto ni Kari. Look at Carl Tizzi in the middle of the prey after taking down the Kari. Nahuli siya dun sa may bandang damuhan. And asan yung mga pumoprotekta sa kanya? Naghiwa-hiwalay. Si Killer nandun sa harap. Si Aqua naghaharap ng target. Si Dexter dito. Yes, katabi niya si Kari. Pero that's not the hero that the Kari will be joining aside, di ba? Kasi nag-ano din yan, nag-harap din ng setup yan. So, dapat may katabi lagi si Riddler. And that enabled Carl Tizzi to fight 1v1 against the Kari of Blacklist International. Grabe si Card, literal na panggulat factor. Yung inaantay natin na isang kill lang for Bren Esports, dinagdagan pa rin ng Lord. Kung papansin nyo yung mapa ngayon, ladies and gents, lahat ng minion wave nakaangat na yung sa side of Bren Esports. This is the perfect opportunity for Bren Esports. Actually, sila na yung lamang pagdating sa goat. Kokito, na rin, and lastly, nakatago lang dun sa may bush na kabang kung sino pwedeng hulihin. Kasi sinabi natin, unstoppable force para sa kanya. Pero makatakas din naman dito si Edward at sa may top lane natin. Purify has been popped here by few. Grabe, nawala na yung control ng Blacklist International. Bren Esports, they're outmaneuvering the squad of Blacklist. Top lane and bottom lane yung sinoshop nila dito. Hindi nila binibigyan ng space para makalabas ng base. Rebo with a feather airstrike, hitting Ritter once lang naman. Pero si Ritter dito, kailangan niya naingatan yung pwesto niya. Isang talo lang from Carl Tizzi. Edward on the backlist. Si Tremani, Carl Tizzi nag-proc yung kanyang ultimate. And that's gonna secure two kills for Bren Esports immediately. Carl Tizzi with a built-in Purify. Napatay pa si Choke. Baited was Aqua. Sunod muna si Dexstar. And Ritter is left alone. Bren Esports, they have made him possible to come back in this game from 7-0 to 7-7. Mukhang tapos na to, Madam Shanted. Oh, but kidulat tayo, Bren Esports. Literal, slowly but surely, we have here Riddler giving monster kill para kay Carl C. Walang minions, guys. Pero, ilan sa... 5 seconds oh my God. Edward, and that is it. What a game! Turnaround of events for Bren Esports on this game number one. And this is what happened.